Everyone, if you are new to my channel, please subscribe and click the notification bell. So ayan, for today magkakaroon tayo ng review. Magbibigay din ako ng reaction dito sa napanood kong full episode ng Maalaala Mo Kaya. So ayan guys, ito ay kwento ni Teacher Nena Ruiz na kung saan siya ay nagtrabaho at nang ibang bayan. Pumunta siya sa ibang bansa para kumita ng pera dahil nagtrabaho siya bilang isang guro dito sa Pilipinas at nasa 20,000 daw yung kanyang sahod at yun ay hindi sapat sa kanyang pamilya dahil sa nangyaring hindi maganda or pagsubok sa kanyang pamilya dahil yung kanyang mga naipon na pera is ininvest niya na kung saan nagtiwala siya doon sa kaibigan niya na kababayan niya na si Tess dahil magkakaroon sila ng isang negosyo or business na ang kita ay lalago or kikita siya ng malaki para yun sa kanyang pamilya. Subalit, nung isang linggo nang nakakalipas ay wala na pala itong sinatest doon sa kanilang dating tinitirhan. One week na daw itong wala doon, sabi ng mga kapitbahay. So, super nalungkot itong si Nena. Kaya, sinisi niya ang sarili niya kasi wala na siyang ipon, wala ng pera para pantustos sa kanyang pamilya. Kaya, sinisisi niya ang sarili niya at sabi ng kanyang asawa ay hindi niya kasalanan ang lahat. Nagkamali lamang siya. So, para masustentuhan niya ang kanyang pamilya, ay nag-apply siya para mag-ibang bayan. At natanggap naman siya sa pamamagitan nitong si Angela. At ito si Angela ay nakausap niya at sinabihan niya siya ay hired. Ayan. So, ang sinabi dito sa kanya ni Angela, magtatrabaho siya bilang isang travel companion. Ayan. At magki-caretaker siya sa mother nitong si Angela. Subalit, nung nakarating na siya ng Amerika, ay maganda yung trato sa kanya ni Emily. Itong si Emily ay kapatid ni Angela at naging masaya siyang paglingkuran itong si Gloria na ina naman ni Angela. Subalit, nagtapat na itong si Emily na ginamit lamang sila nito ni Angela para makakuha ng isang katulong. So, pinagtapat ni Emily na magiging isang katulong itong si Nena Ruiz. Kaya ayon, sinamahan ni na Emily itong si Nena Ruiz sa airport patungong LA para doon ay maging katulong sa bahay ni Angela. At ayun, ay nakapunta na nga siya doon, walang nagawa itong si Nena, kundi ang sumunod. At yun, pagdating niya doon sa bahay ni Nena, in-explain nito ni Angela na yun na nga, magiging katulong siya nito. At yung kanyang visa ay nasa 3 months lang. At ginawan yun ang paraan ni Angela na maging humaba yung kanyang visa at maraming ginastos ito. At yun ay araw-araw na ito naging katulong nga si Nena Ruiz. Subalit hindi naging maganda ang trato dito ni Angela. Hindi siya pinapakain at lagi niyang kasama ang mga aso. Subalit dahil sa asong yun ay may naging isang girl na naging kaibigan niya na kung saan hindi niya akalain na yun ang tutulong sa kanya, itong si Mindy. At ayun, sa kabila ng pagmamaltrato dito ni Angela, naka-survive din itong si Nena Ruiz sa pamamagitan ng mga organisasyon na tumulong sa kanya. Dahil sa mga organisasyon na yon ay natulungan siya makapagtrabaho bilang isang caregiver. At ayon, umusad ang kaso, subalit nung nasa LA pa siya, namatay naman ang kanyang
ina ang kanyang nanay sa Pilipinas at wala siyang nagawa kundi ang umiyak dahil hindi siya makauwi. At ayun ay nakulong naman itong sina Mr. Wilson at Mrs. Wilson. Ayan, dahil sa tulong ng mga ahensya. So, ayan guys, walang magmamaltrato sa iyong bansa basta maging matapang ka lang. So thank you so much Nena Ruiz sa pagiging matapang mo at thank you sa pagbahagi ng iyong istorya. And thank you so much guys for watching. Bye.